So yun guys, tapos na rin tayo mag-workout and nag-back-workout lang tayo kasi actually Sunday is our rest day. Kasi hindi kami nakapag, hindi tayo nakapag-workout for like 2 days kasi kahapon is nag-celebrate pa kami ng birthday ko. So thank you so much sa mga ka-extreme natin na nag-greet sa akin sa Facebook, sa Instagram, and alam niyo na kung sino kayo. Pasensya kung hindi ako masyado nakapag-reply. Yun nga, nag-swimming kami kahapon. I'm really thankful to Lord, syempre, na binigyan pa tayo ng isang taon. Sana more subscribers po yung dumating sa atin. So if you're new to this channel, don't forget to click that subscribe button, notification bell, kasi palagi tayo nag-upload dito ng videos. And yun na nga guys, it will be like our first day na makakatikim tayo ng whey protein. Saktong-sakto guys, this will be like our first day to take our whey protein. And then, I will try new things. So, i-announce ko rin kung anong new things na ba yan, okay? So, i-announce ko rin sa inyo, maybe the following vlogs, ano yung mga new things na itatry natin, diba? So, taste lang muna natin kung gusto na ba yung lasa ng whey protein. Baka nakakalimutan na natin, diba? After more than 1 month, guys, it's like our first time to taste whey protein. Whey protein is like one of my favorite supplements. And syempre, yung pre-workout. So, I'm really excited, guys, to try out again, pre-workout. Yung sa amin, Doc, mag-whey protein tayo. Pwede tayo mag-whey protein, pero syempre, yung meal plan natin is kailangan yung low protein pa rin, okay? Kasi nag-add up lang tayo ng whey protein. Kasi one scoop ng whey protein is halos 25 grams of protein yan. 25 grams of protein yan per scoop. So, imiminti lang natin na may palaging pruta sa meal plan natin. Then, syempre, hindi pa tayo masyado mag-high protein muna kasi nga, we're trying our best na to make our creatinine low. And then, thank you so much sa mga ka-extreme natin na mga nagko-comment dyan sa videos natin. Giving tips. Actually, may nabasa ako na much better na hindi muna ako mag-workout for like 5 days before ako magpakuha ng creatinine level. So, pwede natin yan gawin. Next time, magpapakuha tayo ng creatinine level. Also, learning guys sa mga comment section natin. Thank you so much. Thank you so much sa mga ka-extreme natin na tumutulong, diba? They are willing to help and then giving tips sa comment section. Then yun niya, nababasa rin ng mga ibang ka-extreme natin and nalalaman rin nila. Sino nga yung video natin ngayon guys, we're all about ano? Anong bagay na supplement para sa inyo? Kung ako na to ng video dati pa about mass gainer and then whey protein, kung ano ba yung pinagkaiba nila. May kaibigan ako dito guys na medyo chubby na siya, tapos nalaman ko yun na palang supplement is yung mass gainer. So gusto niya pa daw mag-bulking. Sabi ko sa kanya, what if kasi medyo matas na yung body fat natin, try natin mag-cut para lean muscle mass yung mag-gain mo. If you say mass, ito yung size, di ba? Fat or muscle. Pero much better guys kung lean muscle mass or quality muscle yung nagigain nyo. Okay? If you're going to use mass gainer, so mass gainer, according to its name, mass gainer, these are actually for hard gainers. So, yung mahirap makagain ng weight, mga medyo mapapayat. So, mass gainer is actually yung mga gustong magpa-size or gustong magpa-bulk. So, pwede to sa akin ngayon, mga nagbo-bulking na may hinahabol na calories. Kasi yung mga mass gainer guys, mataas sila sa calories. Kasi, I think yung mutant mass gainer is halos 4 scoops ata yan per day yung nakalagay dun sa ano, sa instructions para ma-reach natin yung calories niya per serving. Okay, 4 scoops per serving ata yan. Tayo naman, kung gusto mo mag-bulk, mass gainer is really good for you. So guys, if nagbo-bulking tayo, really important na magka-calorie surplus tayo. Then, mahirap talaga mag-gain ng weight or mag-bulk if yung calories natin is kulang na kulang sa kailangan na i-intake natin. Kasi kung if kulang yung intake natin sa calories tapos todo yung workout nyo, baliktad yung mangyayari. Magiging reverse yung resulta. Imbis na you're gaining size or gaining weight is nagpa-flat kayo and then pumapayat kayo. Diyan pumapasok guys, tinatawag natin mass gainer. Okay, it's really great guys, ha? Lalo sa mga nagbo-bulking, sa mga ka-extreme natin na off season dyan, mass gainer is really good for you. And then para rin siyempre sa mga nagsisimula, marami sa nagtatanong, ano daw yung supplement ko nung nagsisimula pala ako mag-workout? Kasi kung makikita nyo yung transformation ko, sobrang payat ko talaga dati. So, marami yung tatanong, ano daw yung pinakaunang supplement na try ko? So, pinakaunang supplement na try ko dati is mass gainer and then yung amino acid 222. So, yun na. Yung problema ko lang, guys, dun sa combination na yun, mabilis ako lumubot talaga, guys. And nag-gain talaga ako ng weight. So, from 49 kilograms, nag-55 kilograms ako dyan in just 2 months or 1 month. Halos 1 month lang ata yun. Uwi ko dito sa Borongan kasi nasa Tacloban ako nag-workout. Maraming nagulat, maraming nakakapansin. Sabi nga, nag-gym ka, yan. So, consistent talaga ako mag-workout, guys. Halos everyday ako nag-workout doon. Then, wala ako talaga pakialam sa kinakain ko. I just eat big. I just eat big. Maraming kinakain ko. Maraming kinakain ko kasi gusto ko talaga mag-gain ng size. Ginawa ko is kumakain ako kahit ano. Then, yun nga, mass gainer, dalawang amino acid. Kasi yung amino acid, I think 10 pesos lang to per gym. Kada gym, tapos mass gainer. Ipilit ko pa yun si mama na bilhin niya ako ng mass gainer. And yung ginagawa ko, syempre, para matipid, hindi ko fina-follow yung 4 scoops per day. Kundi, 1 scoop per day lang ako. So, halos good for 2 to 3 months yung mass gainer.
So, sobrang solid. Yung mass gainer is mas mura siya kaysa sa whey protein. Kasi yung mass gainer, guys, is mataas yung carb content niya. Mataas yung calorie content niya compare sa whey protein. Kasi yung whey protein, focus talaga sa protein. Then, mababa yung sugar niya, carbs niya. Then, syempre, mataas yung protein content niya compare sa mass gainer. So, sa mga gusto magkaroon ng quality lean muscle mass, much better, guys, na gamitin nyo na lang yung whey protein. Depende pa rin, guys, sa calorie intake nyo. Kasi kahit kayo nag-whey protein, kung mataas naman yung calorie intake nyo, is tataba pa rin kayo niyan. I-guess nyo, para magbo-bulk pa rin kayo niyan. Pero kung gusto nyo talaga mag-cuts or yung lean talaga, is much better na to do some calorie deficit and then mag-adapt kayo ng whey protein. Okay? So, mahirap talaga, guys. Kasi pan-isipin nyo, nagka-calorie deficit kayo, pero yung ginagamit nyo is mass gainer, which is mataas yung calorie intake. So, yung goal natin pag calorie deficit, baba yung calorie intake natin to cut those fats. Kasi nagigain talaga tayo, guys, na ano ng weight pag mataas yung calorie intake natin. So, ginagawa natin pag nagka-cutting, syempre, nag-deficit tayo. Mas mababa yung calorie intake natin kaysa sa nababurn. So, yan yung goal natin if gusto natin mag-cutting. But the thing is, if you want to gain some lean muscle mass, much better na pasok palagi yung macros natin. Pero yung macros na yan, guys, is naka-deficit tayo niyan. Okay, kasi actually, kung gagamit kayo ng internet calorie intake calculator dun sa internet, makikita nyo yun, meron lose weight, gain weight, pwede nyo gamitin. So, kung gusto nyo mag-lose ng weight, pwede nyo gamitin yung calories na yun pang lose weight, kung gusto nyo mag-lose weight. Kung gusto nyo naman mag-gain ng weight, huwag nyo piliin yung lose weight, piliin nyo yung gain weight. So, yun, guys, kasi marami pa tayong mga ka-extreme na medyo nalilituhan kung ano ba yung gagamitin nila. Okay, I just really want to make it clear na kung ano ba yung purpose ng dalawa. Whey protein is to give you that clean protein. So guys, yung mass gainer para to sa mga hard gainers talaga. Okay, yung may nahihirapan talaga mag-gain or sa mga nagbo-bulking, sa mga gusto pang mag-size up. Pwede naman kayo, guys, mag-gain ng lean muscle mass while using mass gainer. Basta yung food intake nyo or yung calorie intake nyo hindi masyadong sobrang taas. Kasi remember, guys, yung natural food intake pa rin, guys, is very important compared sa mga supplements. Kasi yung supplements natin, guys, is it's actually additives lang yan. Yung mass gainers, tumutulong yan para ma-reach mo yung calorie surplus mo na gusto mo talagang magawa. Kasi mahirap talaga mag-bulk kung palaging mababa yung calorie intake mo. Then, guys, yun talaga yung purpose ng video natin ngayon. Actually, para ma-separate natin kung ano ba talaga yung pinagkaiba nila. And ano ba yung ginamit ko dati na gisimula ko to really gain some weight. Okay, so yun, mass gainer. So, ngayon, kung gusto nyo naman mag-cutting, much better kung whey protein yung gamitin nyo. So, yun, guys, first day of taking supplements, and it's actually great to talk about supplements. And thing is, may big announcement tayo. Thing is, guys, I will try new things. So, abang-abang kayo, guys, kung ano ba yung mga new things na yan. So i-upload ko yan sa following vlogs para makita nyo. Okay, so I'm really excited to try it. So, guys, thank you so much for watching. I hope you like this video. Don't forget to click that subscribe button and notification bell para updated kayo sa bago kong videos. Mass gainer or whey protein? Sa dalawa na yun.